What's up mga ka-chibi? Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagpipilgrimage at para sa ating next video ngayon. Welcome to the Pilgrim's Road. Nandito tayo ngayon sa pambansang Dambana ni San Antonio de Padua kasama ang ating kaibigan si Leia. Ayan. So ngayon kasi ay kapistahan ni San Antonio at makikisa tayo sa kanyang kapistahan. Kaya, let's go! Sa Diyos ang inyong puso at iwa. Ang mga unang misyonero sa pila ay mga Agustinian na pinangasiwa ng kanilang mga misyon. Ang mga Pransiskano noon ay nagsimula mag-ebanghelyo sa mga bayan ng Pila sa pamamagitan nila Fray Juan Plasencia at Fray Diego de San Jose na makinikilala bilang apostol ng Laguna at Tayabas noong 1578. Sinimulan nilang itatag ang Villa de Pila at hindi nagtagal ay nagtayo ng isang simbahan mula sa tungkod na nakatuon kay San Antonio de Padua. Mula sa pagiging redusyon, itinaas ang pila sa isang parokya sa kapistahan ng titular nito noong Hunyo at 13 taong 1581. Pagkatatag nito, ang pila ang naging unang simbahan na nakatuon kay San Antonio de Padua sa bansa. Ang mga otoridad ng kolonyal na Espanyol na nagbigay sa pila ng titulong La Noble Villa de Pila. Noong 1599 ay binigyan ng pahintulot ng superior gobernador na magtayo ng simbahang bato. Noong 1617, natapos ang simbahang bato at rektory nito. Ang limang lumang kampana ng simbahan ang pinakalumang nakaligtas na kampana ng simbahan ng pila. Ito ay may sagisag ng Pransiskano at may inscription na San Antonio de Pila. Nakaligtas ito sa mga mananakop na British noong 1762 nang ilubog ito ng mga tagapila sa Laguna de Bay. Habang ito ay nakaharap sa simbahan. Ito na ngayon ang pangatlo sa pinakamatandang kampana ng simbahan sa Pilipinas. Nang itinayo ang isang bagong batong kampana noong 1890, muling itinayo ng parokya ang isang walang petsang lumang kampana bilang parangal kay San Antonio ng Padua noong 1893. Ngayon, ang pinakamatandang kampana ng pila ay nasa kumbento ng simbahan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang bayan ay hindi binomba, hindi tulad ng kalapit na bayan ng Santa Cruz at Pagsanghan. Ang parokya ay nilipat mula sa Archdiocese ng Maynila patungo sa Diocese ng Lipa at sa wakas sa bagong tatag na Diocese ng San Pablo noong 1966. Inialay ng Diocese ng San Pablo ang simbahan ng parokya ng pila bilang Diocesan Shrine ng San Antonio de Padua noong June 9, 2002. Ang simbahan ay itinaas sa isang pambansang dambana noong 2019 na naging unang simbahan sa ilalim ng jurisdiction ng Diocese ng San Pablo na tumanggap ng ganong katayuan. 25 dambana sa Pilipinas. Pasok tayo sa simbahan ni San Antonio. Hermanas, para po sa isang big group picture taking.
So tara, pasok na tayo ngayon sa pambansang dambana ni San Antonio de Padua dahil kakatapos lang ng kanyang banal na misa. So dito sa gilid may kita yung imahe ni San Antonio na ipoprosesyon. Nakakapunta sa pambansang Dambana de San Antonio. Ito yung itsura ng kabuuan ng loob ng simbahan. At ayun yung imahe ni San Antonio. So ayun guys, ayun yung rosary inalay natin nung nakaraan taong kay San Antonio. Dati siya nando sa kamay pero ngayon nandito sa novenaryong image. Tulad ng mga lumang simbahan, dito sa National Shrine, meron yung mga ganito. Lapida sa gilid. Ayan. Sa gilid, may kita nyo naman yung kandilaan and yung chapel ng relics ni St. Anthony. So tara, pasok tayo. Sa gilid ng chapel of the relic ni St. Anthony, meron dito pwede kang magsulat ng petition and lalagay mo dun sa boxes. Ayun. So yan. Tapos, ito din ako. Oh, may kukunta na kasi yun. Ha! 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 Ha
niya pa. Okay. Ano yung nawala ng ilaw ang gabi? Ha? Ano yung nawala ng ilaw? Hindi po nawala ng ilaw. Talaga yung nawala ng ilaw. Unang po ang aming salitang salamat, pero patuloy po namin pinagdadi sa inyo. So yun nga, tapos na yung prosesyon at nakauwi na siya. At uwi na rin kami at hanggang sa muli dito sa National Shrine ng San Antonio. Kasama pa rin si Lena. Kita-kits mga ka-chibi.